Watch me! Sorry. Please, please, let me go. I want to go. Someone. Mommy, please. Alam nating lahat na ang tilapia ay mga isda na karaniwang nakikita sa mga mababaw na ilog at dagat, kaya madali silang bingwitin. Pero alam nyo bang, may iba na rin palang kahulugan ang salitang tilapia ngayon. Ito raw ay tumutukoy sa mga babaeng nagbebenta ng katawan sa mga bilangguan at ang kanilang mga kliyente, mga preso sa loob nito. Lalo na yung mga tinatawag nilang mayor. Yan ang kakaibang mundo na papasukin natin sa ating nakakabagabag na totoong kwento tungkol sa isang ina na ginawa at pinagdaanan ng lahat ng klaseng pagdurusa at pasakit. Dito lamang yan sa aming episode na pinamagatang Nagmahal, Nasaktan, Pinagsamantalahan. Ito, Aling Ayang, salamat. Nor, bilisan mo dyan. Tatanghalian na, dadami na yung customer. Ang bagal-bagal mo, oh. Susunugin mo pa, Diyos ko. Grace, 1 kilo. Kaya Aling Gloria, bilisan mo, ha? Sige po, sige po. Anak ko, ano mga kuno-ano? Plastic, 2 dalawa. Yan. Uy, Andrea! Ano ka ba, landi-landi mo? Tutulungan mo lang naman ako sa karinderya. Makeup! Makeup talaga! Nay, natural na magpaganda ako kasi dalaga ako. Yung si Grace, maagang nabuntis, maagang nagkaanak. Kaya tingnan mo, bilasana katulad ng mga tilapia. Oh. Ano ba yan, Tomas? Pumasok ka sa loob. Yung usok ng inihaw. Eh, nadinig ko kasi ito si Andrea. Inaaway na naman ito si Grace, eh. Ay, naku. Andrea, ikaw matanda. Kaya dapat ikaw nakakaintindi, di ba? Tay, tama lang yan na nagkikikilo siya dyan. Baka bawi-bawi mo na siya mga pinapalamon sa kanya tsaka sa pagtira niya doon sa bahay kasama nung kanyang kinakasamang patungkay. Oh. Pa, tama na po. Tama naman po si ate. Siguro nga po, parang nakaka-perwisyo na po kami sa inyo, eh. Halimbawa, salamat po. Huwag po kayo mag-alala. Pag nagkaroon na po kami ng trabaho, bubukod na po kami ni Jason. Bakit? Pinagtatama po yung kaba namin. Andrea, Grace, pamilya tayo, kaya dapat tayo nagdadamayan, di ba? Teke! Alika dito. Samama mo muna yung lolo mo sa taas. Sige na. Pag nakapaprema, sabigaw lang kayo. Ate Grace! Ate Grace! Oh! Diyos ko, nakakaloka yung asawa mo, ha? Na-julivig ako. Nanginis natin sa kablang ilog. Ano? Uy, naiintindihan mo ba sinasabi ko? Yung asawa mo si Kuya Jason, may kabitsena. Kaya malapit na alas! Tuturin natin. Tuturin natin yung asawa mo. Naku, ako lang yan, asawa. Dalian mo. Oo, sana ba? Nagtagal mo. Mali ka na. Sige, kamay na kaya, mama. Jason! Pakayala mo ba ang bakla? Babe, magpapaliwanag ako! Ano'y magpaliwanag mo, ha? Tama na yan! Tama na yan! Ikaw ang ahas ka! Huwag mo siya saktan! Tama na! Huwag mo siya saktan! Huwag mo siya saktan! Halik kayo dalawa! Ikaw! Ha? Mabuti ka lang, pala hindi ka maganda! Naku, pasalamat yung impacto mong asawa at anaconda mong BF. Yun lang ginawa ko sa kanila, ha? Ikaw naman, te. Pwede ba lumabang ka sa susunod? Hindi na uso pa martir ngayon, no? Jeez naman eh. Eh, una kasing pumasok sa isip ko nung nakita ko silang dalawa, yung anak ko. Paano na lang kapag nawala na ng tatay si Jack-Jack? Pero tama pa rin sila nanay, kailangan ko naiwan yung taksil na lalaking yun. Kahit papano, kailangan kong tapangan. Siguro nga simula ngayon, kailangan ko na matuto na maging ina tsaka ama ni Jack-Jack. Simula ngayon, kailangan ko na maging matapang.
sis. Thank you pa rin, ah. Hmm? Pinagtanggol mo ako. Maliit na bagay. Ano yung ba naamoy ko? Sino ako? Ako, may isda. Napaka mapagbiro mo. Hindi. May sunog. Sunog. Hala! Diyos! Bakit may nasusunog ang karinder? Mama! Mama! Check, check! Check, check, anak! Samantala, dito muna tayo titira. Hindi na naman nakausap ko si Kapitana. Pinagamit sa atin itong bakating lote niya para dito muna tayo manirahan. Bilis kumalat ng apoy. Laman-laman tayong naisipot kami. Sabi ko naman kasi, Nay, doon yung sa itiri patulogin itong si Grace. Eh di sana hindi nadamay pati yung bahay. O, ikaw may idea niyan. Ba't hindi ka natulog kagabi? Tignan lang natin kung hindi ka na-lechon. Mana, tama na. Huwag na kayo magtalo-talo pa. Kasi tuwing... Mahalagang ngayon, pare-pare tayong buhay. Magkakasama tayo bilang isang... Tomas, paano tayo mamumuhay ngayon? Grace, kamusta yung buhay ninyo noon sa Navotas? Noong una po, masagana. Kasi may trabaho po yung nanay ko. Meron po kaming maliit na karinderya. Ah. Ilang taong ka nang makilala mo naman yung... Oh, 17. 17 years old! Oo, nagkaanak ka. Nagkaanak po kami ng 21 po ako, siya po 20. Ang so, anak ba niya eh, sinustentuhan niya? Hindi po. Hindi? Eh, nung masunog yung inyong karinderya? Oh. Doon na po ako nag-desisyong magtrabaho. Inalok po ako ng kaibigan ko na sabi po niya, escort service daw sa mga foreigner na sasamaan lang kung saan mamamasyal. Uy, Mela. Maraming salamat pala kasi binigyan mo ako ng trabaho. Eh, alam mo naman, hindi ako nakagraduate ng high school kaya tuloy walang tumatanggap sa akin. Alam mo, hulog ka talaga ng langit. At least ngayon, matutulungan ko na yung pamilya ko. Naku, alam mo, huwag mo nang isipin yun. Eh, sino-sino ba naman yung magtutulungan? Kundi tayo-tayo magkakapitbahay, di ba? Salamat. Teka lang, ano bang ginagawa natin dito? Di ba kulungan to? Tsaka, bakit dito tayo kikitain ng foreigner? Para dun sa, ano yun? Escort service? Ay, huwag ka na masyadong maraming tanong. Basta isipin mo na lang yung 5 quid na kikitain mo. Ang laki nun. Malaking tulong yun, okay? Okay? Tuwala ka lang. Ang bahala sa'yo. Ano rin kasi ako? Wala yun. Relax ka lang. Wala na. Ayun ang sinasabi ko sa'yo. Smile ka naman. Ah, Linda. Sila may pinadala mong tilapia. Siya. Ikaw naman. Ano rin? Tara na, pumasok na tayo. Oh, huwag na tayo pumasok kasi... Ano nga sinasabi ko eh. Kasi nakakatakot, tsaka... Ang nakakatakot, narinig mo, tinatawag nila akong tilapia. Eh, di ba wala na nga kaming tindang tilapia? Wala kasi nasunog na ngayon. Okay lang. Okay lang yan. Okay? Sumama ka na sa akin. Tara, napasok na tayo. Please, tara. Kasi, halika na. Makapitan mo. Sige na. Nakakatulong ko sa'yo eh. Diba, sabi mo. Grace, sige na. Sumunod ka. Ganda. Mukhang sariwa yung tinala mo, ah. Bako ako pa ba? Sino ba yan? Sino ba kasi? Panong ko na kasi ng tanong. Malalaman mo yan kung pupunta ka na doon. Parang wala kasi yan. Nainis na ako sa'yo, ah. Sige na, Grace. Kasi, alam mo, sa una lang yan, sa una lang to. Mag-enjoy ka rin. Ha? Sige na. Gusto ko itong tilapia ito, ha? Tara, iwa, oh! Kuya, may tumulong ako! Hindi nga ako tilapia, di ba? Hoy! Huwag ka mag-iinarte, ha? Mukhang nagpapataas ka ng presyo, ha? Eh, pare-parehas naman kayong lasa. Ha? Eto, nakikita mo ito? Mga tilapia rin yan!
Mga babae nagbibenta ng laman, ha? Kaya huwag ka mag-iinarte, ha? Sige, kusa! Bo! Hindi ko! Hindi ko! Uwi na ako! Uwi na ako! Bitaan niyo yan! Mayor! Mayor, yan sila. Panalo to, ha? Kuningin na. Simula ngayon, ha? Wala nang titikin sa tilapia ito. Kapag may gumalaw dito, kahit kurot man lang, alam nyo na kung ano mangyayari sa inyo. Ma, Mayor. May kakaintindihan ba tayo? Yes, Mayor. Masok na yan. Sige, Lika. Umasok man, ha? Alam, huwag ka na siya mapatuloy ng internet. Masok na yan! Alam kung ganyan ka parati! Gray, sumunod ka na. Sir, boss, maliwan po kayo sa akin. Hindi po talaga ako tilapia. Hindi po ako nagbebenta ng laman. Parang awan niyo po. Palabasin niyo na po ako. Sorry. Sorry po. Uwi na po talaga ako. Gusto ko lang po ako uwi! Bitawan niyo ako! Uwi na ako! Uwi na ako! Alam mo ba ang mga ginagawa ko sa mga taong sumusuhay sa akin? Alam mo ba? Ha? Nilalangin ko sa drum! Tapos sinesimento ko! Ha? Gusto ba mangyari sa iyon? Ha? Gusto mo? Papalag ka ba? Papalag ka ba? Walang galang na Grace, ano? Pero, paano yun? Nandoon lang kayo sa... Hello, mula alas 8 hanggang lahat. Sa mga habang oras noon. Nasaan ka noon? Andun lang po sa kubol mo. So parang may bahay siya doon, sa loob. Hindi ka kinukuha ng iba. Basta sa kanya ka lang. Jack-Jack? Jack-Jack? Ma, inaapoy na lag na to si Jack-Jack. Dali natin siya sa ospital. Abe, anak. Gising ka, gising ka. Gising, gising, gising. Atin po ka ba? Anak, wala tayong perang bayad. Pa naman, pera lang yan. Ako na bahalan dumiskarte dun sa ospital. Halika na. Ay, kahit itaya ko yung buhay ko, huwag lang mapahamak tong anak ko. Ano ba? Wala sa mo naman na suka, yan! Hospital, wala lang ang pera. Ang alo ba sabi ni Melda, hindi ko na raw matitikman ang paborito kong tilapia. Elias, may bronchopneumonia kasi yung anak ko. Kailangan namin ng malaking pera. Wala na talaga akong malapitan. Parang awa mo na tulungan mo ko. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Alam mo, Grace, isa akong negosyante. At sa tingin ko, kulang para pambayad yung katawan mo sa kailangan ng pera. Pero may proposition ako sa'yo. Dahil marami akong negosyo, nandito ako sa loob, kailangan ko ng mata sa labas.
klaseng trabaho pa yung sinasabi mo? Simple lang. Bukod na akin ka lang, pag-monitor ka at magre-report sa mga tauhan ko sa labas para siguradong maayos ang lahat ng transaksyon ng produkto ko sa labas. Sige. Dahil sa labis na kagipitan, wala mang lubos na ideya si Grace sa inaalok na trabaho ni Elias. Kapit sa patalim na niyang tinanggap ito. Hello, Gibo? Oo, nandito na kami sa meeting place. Oo, nandito na din yung produkto. Sige, sige. Gibo, baka sabi kay Mayor, ito na yung huli at saka yung unang beses kong gagawin ito, hindi ko na kaya sigmanain ito. Nakabuti na lang talaga, magaling na ang love-love ko na... Kabo. Anak, uy, may naghahanap sa'yo. Kaibigan mo to. Tigyek, halika. Hindi mo natin lola mo. Sige po. Jack, sige na, sama ka muna kay Lola. Si Elias po ba yung nagpapunta sa inyo dito? Pinabibigay nga pala ni Sir Elias. Hindi na ako tumatanggap na nanggaling sa kanya. Pinasasabi niya sa inyo, ayaw na ayaw niya sa mga taong sumisira sa usapan. Dahil sa pangyayaring iyon, nabatid ni Grace ang lawak ng koneksyon ni Elias. Para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, pikit mata niyang itinuloy ang pagtatrabaho para kay Elias. Siguraduhin niyo walang hole niyan, ha? Malinis yan. Sakto sa timbang. Tara, bis. Maipis! Maipis! Mauta ka rin, no? Madulas ka pa sa isda. Mabuti na lang nabura mo lahat ng nasa cellphone mo. Kung hindi, utas ang negosyo ko. At dahil dyan pala, kinunan kita ng tarpeta para hindi ka na mahirapan labas-masok dito. Alam mo ba, Grace? Asawa lang ng mga preso na nakakuha nun. Naku, ewan ko sa'yo. Kinuhanan mo ako ng tarpeta, pero ibang preso naman yung nakapangalan na asawa ko. Bakit kasi hindi pwede ikaw na lang? Ano man, no? Si Selo. Sige na nga dito.
Alam mo naman dito sa preso, parang showbiz to eh. Parang walang intriga, di ba? Hmm? Elias! Walang niya! Kapag ba naman dito sa loob ng kamabahay? Kakapal ng mukha mo! Mamasahe lang sa akin to eh! At ikaw ha? Saan ka pupunta ha? Uy! Saan ka pupunta? Kapal ng mukha mo, pipiliin mo yung kakambitan mo ha? Hindi yung asawa ko! Halika rito, tuturo ako! Uy, tama niya! Tama niya! Halika rito! Walang niya ka! Masahol ka pa sa kriminal! Halip ka kami! Sa ngayon, eh, wala na kami ganyang sistema na prostitute. Katunayan nga, ginawan ko ng paraan yan na legal, pina-evaluate ko, magdala silang marriage contract, kung sila talagang mag-asawa. Nagbibigay kami ng ID na may parehong picture nila na sila ay legitimate na mag-asawa, na ito ang maaari maging passes nila dun sa kubol. Kung hindi sila ang nakapicture dyan, hindi sila makakapasok dyan. Mayos ka nga. Kalawin, masakit eh. Masakit? Naku, sinong gumawa nito sa'yo? Jojombaging ko. Jinombag ko na, okay? Yun yung katrabaho ko na naagawan ko ng kliyente. O, sige na, tama na. Tama na. Ay, na. Tubig. Ay, ayakay. Alam mo, napapansin ko inakaraw ka ng ganyan, ha? Yung totoo, dapat ka sa'kin. Undis ka? Jackie. Jackie, gusto ko naman talaga sabihin sa'yo eh. Promise. Hindi, ayoko naman talaga naglilihim. Kaso hindi ko kasi alam kung paano umpisahan. Hindi ko alam kung paano tatanggapin nila mama at saka nila papa. Sabihin ko sa'yo, pero promise mo sa'kin. Wag mo sasabihin sa kanila. Ayoko na bumalik doon. Sobrang hirap ng dinanas ko siya. Ayaw na bumalik doon. Ayaw na bumalik doon. Ayaw na ginawa nila sa akin. Kung hindi pa nagsumbong sa akin ang ate mo, hindi ko malalaman ang kababuhay ang pinagkakagawa ko sa buhay mo! Ma! Ah! Huwag mo nasaktan ang ate, ano ba? Hindi naman lagi na sa'yo nangyayari. Napasubo lang siya. Nagkampihan pa ang parehong malandi. Alam mo, kung alam ko lang na galing sa marumi yung pinapakain mo sa amin, baka sinuka ko yun sa pagmumukha mo eh. Wala akong kapatid na po-po! Pok-pok! Tapatin mo nga ako, ha? Tawa mo ako. Sabihin mo sa akin saan ako nagkamali sa pagpapalaki ko sa'yo. Ha? Sabihin mo sa akin. Dahil lahat ng pinalamong ko sa'yo galing sa marangal na paraan, hindi kita maintindihan, Grace! Ano yung ginagawa ko sa sarili mo? Ha? Ngayon, sasabihin mo sa akin, buntis ka rin naman sa kriminal, ha? Nakakaila! Wala, di ko kumain kayo! Tama na. Walang kasalanan ng bata dahil binubuhay niya tayo. Pero anak, Tomas, maling-mali yung hindi ka nagtapat para maproteksyonan kami. Para mo na rin inalisan ako ng karapatan na maging ama. Kaya naman kita proteksyonan eh. Papa, sorry. Sorry, binigo na naman kita. Hindi ko naman sinasayo. Sorry po. Pa! Sorry. Sorry, magmula noon, naging malamig na ang pakikitungo kay Grace ng kanyang mga magulang. Pinagpatuloy ni Grace ang pagbubuntis niya kay Elias hanggang sa siya ay nakapanganak na. Upang tuluyan na niyang matakasan ang mayor, agad na tinanggap ni Grace ang dumating na pagkakataong makapangibang bansa. Oh,
Alis lang saglit si Mami. Grace, baka naman hanggang abroad, dali mo pa yung kalandian mo doon, ha? Diyos ko naman, ito ka pa magkalat ng lagim. Ba, ikaw din. Baka umuwi kang bangkay dito. Ate, ano ko ba naman? Hindi na mauulit yon. Pangako ko sa'yo. Marangal na ko yung trabahong kinuha ko doon sa UAE. Papasok ko ako doon bilang sales lady na. Ma. Sana ho, Ma. Pag alis ko ho dito, mapatawad niyo na ho ako. Mapangako ko ho sa inyo, aayusin ko ho yung sarili ko doon. Pipilitin ko pong itayo ulit yung sarili ko, Ma. Sorry po. Mag-iingat ka. Pa! That is will be your room. Really? Yes. Thank you very much, Arbab. I promise to you, I will do my job very, very well. That is good. That is good. Hello, ako nga pala si Grace. Mga Pinay din kayo, di ba? Ako, salamat naman. Hindi ako masyado ma-homesick. Mga sales lady din ba kayo sa mall? Grace. Change your clothes, prepare yourself. You will start your work now. Work? I work now? Yes, yes. Right now? Yes, right now. Agad. But may bukas pa bang mall na ganitong oras dito sa UAE? Arbab, what are we doing here? Akala ko po pupunta tayo sa mall. Ganun na naman ikaw doon? Ako. Hala! Hello? Ma? Grace, anak! Kamusta trabaho mo? Ma, mabuti naman, Ma. Katunayan nga po niyan, may mga kasama nga po ako dito, mga Pinay din. Ah, talaga? Kaya po, kahit pa paano, nalilibang ko ako. Naku, ate, bonggang-bongga ka naman pala dyan, no? Naku, eto kami, namimiss ka na namin, lalo na itong dalawang Junakis mo. Ma, kamusta ka na yan, Ma? Grace? Grace, andiyan ka pa ba? Opo, Ma. Anak, okay ka lang ba? Bakit parang nagbago boss mo? Siguro po, sa klima lang po, Ma, kasi hindi po ako sanay. Medyo naninibago pa po ako. Anak!
Basta pag may problema ka, tawag ka lang, ha? Bilisan niyo naman, mauubos na yung load, eh. Anak! Sige na, anak, mauubos na yung load. Basta, anak, gandaan mo, mahal na mahal ka namin, ha? Huwag mong kalilimutan, anak, na isipin natin sa buhay yung mga pangalan ko sa'yo, ha? Anak! Opo, opo, pa. Mag-ingat din po kayo dyan. Mahal na mahal ko po kayo. Bob, let me go, please. There's been a mistake. My recruiter, nagkamali siya. Hindi ho ito yung pinirmahan kong trabaho sa kontrata. I don't care about what you say. You are my own now. I paid 20,000 dirham to your recruiter. Then, back it to me. I will set you free. Ano? Ako na nga yung binenta nyo dito, tapos ako pa rin yung may utang? Napaka-panos sa mga buhay ko! Tilapia na ako dun sa Manila, tapos pagdating dito, pagtitilapia pa rin yung gagawin ko. Dahil sa wala na siyang magawa at hawak ng mga Arabo ang passport niya, pikit matang naging sex slave na nga sa bansang iyon si Grace. Halos tipirin niya ang sarili para lamang makapagpadala ng pera sa Pilipinas at para na rin makapag-ipon siya ng perang pangtubos sa kanyang sarili. Hanggang sa makapagbayad na siya sa Arabo at lumipat na siya ng tirahan. Mabuti na lang na tiyempohan mo may bakante ako ngayon. Hindi rin kasi ako basta-basta tumatanggap ng border eh. Pero alam mo, mukhang magaan ang loob ko sa'yo. Ano nga bang trabaho mo dito sa UAE? Ayun nga po kasi, kakaalis ko lang po doon sa trabaho ko. Pero naghahanap naman po ako ng trabaho. Kaya po ba, meron po ba kayong alam? Pwede ko bang makita yung mga papeles mo tulad nung visa mo? Kasi po yung visa ko po kasi, kaka-apply ko pa lang po para ma-extend. Te Antikano? Kamag-alala, hindi ako magsusumbong. Maraming ganyan dito, overstaying kahit delikado. Mas pinili nilang mamuhay sa dilim para makapagbigay liwanag sa pamilya nila sa Pilipinas. Talaga po. Maraming salamat po talaga sa pag-unawa sa akin. Sino ba naman ang magtutulong kung di tayo magkababayan? Maraming salamat po. Hello, Ma. Hello, anak. Oh, napatawag ko kayo. Anak, si Papa mo, galing kami ngayon sa doktor. Anong mangyari kay Papa? Anak, may taba na daw yung kidney ng Papa mo, malala. Sabi nung doktor, kailangan daw magpa-dialysis. Anak, kailangan natin ng malaking halaga. Anak, nahiya ako sa'yo, pero... wala na ako matatakbuhan eh. Anak? Grace? Nakadyan ka ba? Anak? Sumagot ka naman oh. Oh.
huwag kayong mag-alala, ma. Gagawa ko na lang po ng paraan, ha? Sasabihin niyo kay Papa magpagaling siya. Dahil sa hindi magandang balitang iyon, wala nang naisip na ibang paraan si Grace para kumita. Kaya sa huling pagkakataon at alang-alang sa ama, muling bumalik si Grace sa pagbibenta ng sarili. Wait. What are they doing here? I thought it's just gonna be us. Well, they'll join us tonight to have fun. Have fun? No. I'm leaving. Come on, let's start this. Oh, we'll join. I'm leaving. No, I'm sorry. No! Don't touch me! Don't touch me! No! Please, let me go. Hello, Jackie. Oh, sabihin mo kay Mama, paalis na ako. Ipapadala ko na yung para sa dialysis ni Papa. O, titabi mo na lang. Ating hindi magagamit ni Papa. Ating wala na si Papa. Wala na si Papa. Ating hindi na siya kumamot sa hospital. Uy, Meng, naku, salamat pala dito sa pagpapa-extra mo dito sa akin sa trabaho mo, ha? Alam mo, sobrang malaking bagay na to para sa akin tsaka sa pamilya ko. Wala yun. Nabanggit kasi ng landlady natin na naghahanap ka ron ng trabaho. Ikaw nga itong inaalala ko, eh. Okay lang ba talaga sa'yo na magtrabaho kahit na nagluluksa ka pa sa pagkamatay ng tatay mo? Meng, uuwi ba ako ng Pilipinas? Mabubuhay ba ng luha ko yung papa ko? Alam mo, kailangan kong gawin ngayon maging practical. Tsaka kailangan tibayan ko yung loob ko para sa mga mahal ko sa buhay na naulila ng papa ko. Hi, I want to talk to you. Sir, why, sir? Is it about my job? Did I do something wrong? Oh, sorry po, sir. Mali po ba yung pagpunas ko? No. It's not about that. I need to tell you, you possess a very beautiful face. But at the same time, you also possess the saddest pair eyes I ever seen. Sir? It's because her father has just passed away. Oh, really? I am so sorry to hear that. No, my you don't need... My deepest condolences to you. It's really okay. Here. Sir, No. No, sir. Take this. Take a day off, and you should be warming for your father. Okay? Sir, it's too much. Sino ba yun?
Grabe, alam mo ngayon lang ako nakakita ng Arabo na... tilang gwapo, ha? Sobrang bait pa, tsaka... namumukhang mayaman. Hindi lang mayaman, no. Sobrang yaman. Biruin mo, sila'y may-ari ng mall. Hindi sukat akalain ni Grace na ang unang pagkikita nilang iyon ni Khalil ay masusundan pa ng maraming beses. Madalas na silang kumain sa labas at mamasyal. Hanggang sa magkahulugan na sila ng loob at ibinahay na si Grace ng Arabong si Khalil. Are you happy? Yeah. It's incredible. You see all these things? All is yours. And there is more. But Khalil, I cannot accept this. I don't deserve this. You already did so much for me and my family. I don't know how to thank you. No. I should be the one who thank you for coming to my life. And from now on, those things, me, will be our loveness. Wait. But you have a wife. I don't want to ruin that. What if she finds out about this? I don't... Grace, don't forget, I am a Muslim. As long as I provide, I can have as many wives as I want. And you just say yes. I can marry you. That's it? Promise. Just say yes. Yes. Thank you. Talaga? Pakakasalan ka raw niya? Naku, ma'am. Alam niyo po, si Khalil na nga ho yata yung swerte sa buhay ko eh. Magtapos ba naman ng lahat ng kamalasan ko? Pero, siyempre, kayo naman ho yung lucky charm ko. Kung hindi niyo naman ho ko nirecommend kay Meng, malamang hindi ko rin ho nakilala yung si Khalil. Kaya, ma'am, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po. Magmadali ka na at baka hinihintay ka na ni Khalil. Tara na. Sige po. Ma'am, anong ibig sabihin po nito? We are arresting you for overstaying here in our country. Ma'am? Ma'am, bakit? That's your reward for reporting an undocumented person to us. Thank you. You're welcome. Anak ko, nahuli ka. Nakulong ka. Isang buwan po. Isang buwan? Paano ka nakalabas ng kulungan? Sinulungan po ako ng embahada natin. So nakabalik ka na dito sa Pilipinas. Ako. Diyos ko naman, ate. Bakit nagsinungaling ka na naman sa amin? Alam mo kung hindi ba sa amin nagsumbong yung taga-gobyerno na yan, hindi namin malalaman na may nangyayari sa'yong masama dyan sa abroad. Akala ko ba sanggang dikit tayong dalawa? Bakit pati sa akin, ha? Naglihim ka. Grace, ano ba naman yan? Matagal ka na palang nag-TNT sa UAE. Eh, bakit hindi ka umuwi nung namatay ang papa mo? Talaga nga naman, talaga tiniis mo yun, ano? Ano yun? Katulad ka ng ibang mga nag-a-abroad na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan? Eh, baka naman kasi, Nay, nag-e-enjoy na siya doon. Kasi di ba may karelasyon siya? Nungari pangalan nun? Khalil? Asa na yung Khalil mo ngayon, ha, Grace? Kakahiya ka talaga, eh.
Siguro nga nakakaya nga ako. Kasi, kahit ako, hiyang-hiya, diring-dire, tangang-tanga na ako sa sarili ko. Wala eh. Naloko na naman ako eh. Naging tilapia na nga ako dito sa Pinas. Pagkapunta ko ng abroad, ang bagsak ko tilapia pa rin. Wala. Wala akong magagawa. Ang magagawa ko lang, tapangan yung sikmura ko. Tsaka lunukan yung pride ko. Kasi kung hindi ko gagawin yon, baka mas nauna pa ako namatay kay Papa. At alam mo ba, sa kagustuhan kong mailigtas si Papa, nung gabi na naghihingalo siya dito, nasa bingit na rin ng kamatayan, tong anak niyo. Bakit ka mo? Anong gabing din kasing yon, ginambang lang naman ako ng tatlong arapo. Pinagpasapasahan nila ako na parang isda. Pilasang isda. Yun ako eh, di ba? Pero mayroon ba kayo narinig sa akin? Wala. Kasi sinarili ko yung lahat. Kasi ayoko umuwi dito. Tapos makita sa pagmumukha nyo yung disappointment. Lalo na sa'yo, ate. Diba? Sorry ah. Di ako perfect eh. Ang kakapal na mukha ninyo. Nahusgaan ako. Samantalang ang ginusto ko lang naman yung mabuhay kayo dito. Kahit ako, tiyuti na akong pinapatay doon sa ibang bansa. Wala kayong alam. Wala nang patayin ko na yung sarili ko. Matapos sa pagtapat ni Grace ang lahat, ay naging matiwasay at tahimik na ang buhay niya, kapiling ang kanyang pamilya. Hanggang sa minsan na naman silang sinubok ng isang trahedya. Ma? Oh, ma, teka. Bumuksan ko na. Ang tagal naman. Lakas ang ulan mo. Oh, sa'yo. Oh, ayan. Halika na. Handa na yung hapunan. Kain na tayo. Gutom na ako. Tara. Sige po na. Ayan na. Bigay ako sa'yo. Para sa'yo yan. Para saan to? Nang simula natin ang business yan, mag-showmay tayo, mag-quick-quick. Kung anong kanik, di ba? Diyan sa kanto. Ay, saan mo naman to nakuha? Huwag ka nang magtanong, ano ka ba? Siyempre nakarakit yung ditchi mo, no? Sus! Siyempre gusto kong makabawi sa'yo, ano ka ba? Alam mo nagawa para sa pamilya natin. Charot eh, ha? Sige mo, Nay. Sige naman. Masarap yung dinner natin. Saan naman ba ito? Teka lang ho. May natutulog na ho ng mga bata dito. Mga preso kami. Nandiyan ba si Jackie? Ma? Bakit? Jackie, sumama ka sa amin sa presinto. Na-aresto ka namin sa salang pagtutulak na ilegal na droga. Ay! Sige. Chief, hindi ho natutulak ang anak ko. Jackie! Bakit? Sa loob na ba? Teka mo na! Sandali! Wala po kinalaman dyan. Jackie! Sumama na. Sumama ka na sa amin na maayos. Susunod. Sige na, ma. Jackie! Kuya, di ba kayo yung sumundo sa kapatid ko? Yung umaresto sa kapatid ko kanina, si Jackie po. Baka pwede ko siyang makausap, makita. Hindi na ho namin siya nadala na dito. On the way ho pabalik. Natakasan kami ng kapatid ninyo. Teka, kuya. Paano kayo matakasan ng kapatid ko? Eh, di ba pinusasan niyo pa siya sa labas ng bahay namin bago kayo umalis? At saka tatlo kayo, oh! Isa lang yung kapatid ko, kuya! Paano mo sasabihin na nakatakas yung kapatid ko? Pasensya na ho.
Jackie! Jackie! Diyos ko, ano? Iyong kapatid. Jackie! Halos magdamag na hindi na katulog ang pamilya ni Grace sa paghahanap kay Jackie. Hanggang sa... Tabi! 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 Ma! Asan na tabi! Tabi! Doon na kayo! Doon na kayo! Tapos niyang malalagim na nangyayari sa buhay mo. Ano na ang trabaho na pasukan mo? Ngayon po, ano ka na nagtrabaho ngayon? Po ako sa Baclaran bilang mosaic artist. Mosaic artist? Apo. O, tapos? Ngayon po, lady guard na po. Op. Alam ko may kinuha kay Beck. Po? Wala po. Sumupo pa magkahiyaan tayo dito. Ibalik mo na yung kinuha. Parang awan nyo na po. Huwag nyo po ako isumbong. Ayoko pong makulong. Pagbibigyan kita. Pero, pangako mo sa akin na hindi mo na inuulitin. Naintindihan mo. Dahil hindi lahat ng tao nabibigyan ng pangalawang pagkakataon para magbago. Sige na, ibalik mo. Salamat po, ate. Ibabalik ko na po. Ikaw na? Sige to. Ano ginagawa niyo dito, anak? Nako! Ha? Parang nakalimutan mo birthday mo ngayon. Ay, nako naman. Sinurpresa niyo pa talaga ako. Hello, hello baby! Na happy birthday tonight. Ay, salamat. Sakto. Pauwi na rin ako. Nay, tara. Kaya tayo? Sige, sige, sige. Kaya tayo? Sige. Bista ka, Nay. Sige po. Na? Happy birthday. Naman eh. Salamat po. Happy birthday, sis. Salamat. Maganda ko kate. Sige na. Magbibihis na. Okay, sa mabutong na kami. Sige po. Bang masasabing natutunan mo sa buhay dyan sa mga pinagdaanan mo yan? Yung nangyari sa buhay ko, hindi ko ginawang balakip na makabangon. O yun po yung nagpursige para bumangon po ako. Mm-hmm. Tsaka para maiba po yung tingin sa akin ng mga tao. Na mm-hmm. ako po nagbago na, na iba na po yung trabaho ko. Marangal na, hindi na katulad noon. Grace, maraming salamat ha. Thank you. At syempre, ako'y ina din, katulad mo, no? Ako'y umaasa na ang iyong mga anak ay mapapalaki mo ng maayos, no? At hindi matutulad sa mga naranasan mo na napakasakit at napakahirap. At sana nga, huwag kang makakalimot tumawag sa Panginoon, ha? Sige, Grace. Thank you so much. Thank you po, Ms. Mel. Mula sa kwento ni Grace, ating natutunan na pati puri at dangal kayang isakripisyo ng isang ina. Napakasaklap ng pinagdaanan niyang hirap at masakit. Pero nilunok niyang lahat ito para manatili silang buhay na mag-iina. Kaya naman ang aking mensahe sa ating mga kabataan, naway mas lalo ninyong igalang at ipadama ang pasasalamat sa inyong mga magulang. Dahil hindi natin batid kung anong mga sakripisyo ang kanilang ginawa para kayo ay mabigyan ng magandang buhay. Ngayon, bukas at magpakailanman. Ikaw ang kulay, ikaw ang natikay sa isang
isa.